concept nung travel jowa? Yes. Oo, saan po nang galing? Nanggaling sa experiences ng maraming millennials. Kasi di ba, dami naman talagang bata ngayon nagta-travel. Siguro because travel became so affordable, so ang dami nagba-backpack. At nauso talaga yung kapag nag-backpack ka, you go to a foreigner's. Normally nga foreigner eh, mamimit mo doon. Tapos, something happens, di ba, between the two of you. Pero alam mo, matatapos siya. So yun yung idea talaga ng travel jowa. Kasi hindi naman siya sustainable eh, hindi naman kayo parehas ng uuwian. So it's fun while you're there, pero alam mo, may expiration date yung love na yun na mangyayari. Have you ever tried going solo travel? Yung mag-isa lang talaga? Ako hindi pa, hindi ko pa na-experience. Hindi ko pa na-experience sa... Maybe, but sabi niyo kanina, medyo malayo talaga ako dun sa character ko si Louie. Kaya medyo naging challenge siya sa simula. Kasi si Louie, talagang gusto niya lagi mag-isa. Ayaw niya na maingay, gusto niya isolated sa lahat ng tao. At dahil din niya sa isang traumatic moment sa buhay niya, dun sa pamilya niya. Ako medyo, kahit pa paano, sinusubo ko maging masayahin at lagi ako may kasama. So, hindi ko pa na nagagawa. Pero, sa totoo lang mula nung nag-30 ako, parang, I think it's a must. Kailangan kong gawin yan na parang, para mas makilala ko siguro yung sarili ko para sa growth ko rin. Sure. Me, no. I don't recall having done any solo travels yet. But something na sana magawa ko rin talaga in the future. For the same reasons as Jen. Kaninong idea? And why Gerald and Julia on this film? Okay, si Jason Laksamana, the director, we really tapped him to do a project in Japan. Kasi nag-offer sa amin yung Saga Film Commission to shoot a movie there. So sabi namin, sayang, out of the country shoot, so gawin natin. So we got Jason for it. And then, sa Black Sheep kasi hindi naman kami talaga sobrang casting-driven. We really respect what the story is and the vision is of the director. So after nag-ocular ni Jason sa Japan, dumating sa amin yung script. And then when we read it, sabi namin, sobrang... To be fair ha, yung material, pag binasa nyo siya, hindi siya nakasulat for a love. Nakasulat yung material for an edgy casting combination. You would understand it pag napanood yung pelikula. So sabi namin, parang, syempre yung una, alam namin the Josh Lea fans will really react. Kasi syempre, diba, si Julia and Joshua, ganyan. Pero, there's really no other person we thought for the role of Hazel Patiguya. Wow! As in, from the beginning talaga, pinitch pa lang siya ni Jason, sabi namin, pang Julia Barreto to, tong material na to. And we were thinking, diba, kasi hindi yung lalaki, at naisip namin, parang sobrang perfect na i-pair up ni Gerald kay Julia. Kasi during this time naman, nung binasa naman namin yung character ng lalaki, naghahanap kami ng lalaki na tahimik pero may quiet confidence. And I think, that's Jay, di ba? Parang si Jay kasi, si Jay yung type na hindi naman kaya kailang ipagmayabang yung accomplishments niya in life. Parang sobrang tahimik lang niya, he's quiet, pero alam mo na with that quiet, he's secure at meron siyang peace talaga sa sarili niya. So, kinailangan namin i-match perfectly yung casting combination kasi we know that it's a very difficult script to pull off. So kapag mali ang kinast namin, mali rin yung lalabas na pelikula. So we're just very, very happy that we got Julia and Gerald for this particular film. I just want to ask Gerald and Julia kung ano yung reaction nyo when nung in-announce na kayo yung mag-paper on this film. Are you excited? Are you kinakabahan ba? Ano yung reaction nyo nung nalaman yung we will pair on the move? Lagi naman ako na-excite kapag meron kang bago leading lady makasama kasi iba yung combination, iba. Mas, it's very refreshing. Iba naman yung dynamics mo. So, and it's a challenge. It's a challenge kasi kailangan, kahit wala kayong pinagsamahan or wala kayong projects na hindi mo siya nakasama ever, kailangan magkaroon kayo ng chemistry. So, I've always been up to challenges like that. And I think part siya talaga, sobrang privilege at thankful ako na lagi po ako naisip ni Chris. At, first time ko actually sa Black Sheep, but of course yung Star Cinema movies. I've grown up with Star Cinema, with movies, here's ABS. So, thankful, but surprised din, but I was excited. How about you? The same. I was very excited. Unang-una kasi napakaganda talaga ng kwento. Second, si Hazel is somebody that I can very, very much relate to. And
I took it as an opportunity to para siya naging outlet ko. Kasi wala naman ako masyado ring outlet para mailabas yung mga bagay na gusto ko rin ilabas as a person. So, natuwa ako nung na-pitch si Hazel sa akin and I really made sure kay Chris na hindi mapupunta kahit kanino si Hazel Ilangan. So, I didn't let it slip away. So, na-excite ako. I was very excited. Relate with your character in terms of wanting to escape showbiz. Did you ever reach that point? In so many levels. Siguro sa 100%, nakarelate ako sa kanila mga 97%. Timely si Hazel dumating sa life ko. We were going through the exact same thing. Napaaga lang talaga yung escape ko. Pero pareho kami ng experience. I would like to share with you kung ano yung naging desisyon ni Hazel sa huli. Pero that's gonna give it away, diba? Especially sa love story with Louie. But I did relate with her. There was a time na hindi kasi siya escape from the industry. I can't say that because I like what I'm doing very, very much. And I don't see myself escaping from it soon, anytime soon, or even 10 years from now. But I think it's more like moments where you need to breathe and to, when you need clarity, when you need to find yourself, if ever nawala mo man yung sarili mo. That's escape for me. Pero minsan magugulat ka kasi when you escape, wala dun yung sagot, wala dun yung hinahanap mo. Actually, it's when you least expect it, when it's unplanned, based on my experience. And I think that's what happened to Hazel. Purin-purin niya kayong dalawa na natural kayo, na kahit kokonti yung gamit, kulang sa tao. Pero ang gaan ninyong katrabaho, kahit mabibigat na eksena, nakukuha niyo raw ng one take. Wow. Bakit ganun naging swak agad kayo, kayong dalawa? Sana kung ganun lang. Sarap pakinggan. Sarap pakinggan. Talaga. I think kasi siguro mabilis siguro din kami mag-adapt sa sitwasyon. Alam naman namin papunta pa lang maging mahirap dahil konti lang yung oras namin. Kulang kami sa tao, maraming gamit. But ako, sa na-witness ko kay Julia, sabi ko kanina, talagang mahal, gusto niyo yung ginagawa niya eh. Kita mo sa kanya eh. And sa performance pa rin dito, alam niyo na, she's for this business and she loves what she does at passion niya yung craft niya. So masarap kasama yung ganung klaseng tao, yung kasing yung passionate mo at yung sobrang sipag niya. Nag-shooting kami for 1 week, tapos umalis siya parang dalawang araw lang or tatlong araw para mag-shoot ng isa pang commit or gumawa ng isa pang commitment dito, tapos bumalik siya sa Japan. Pagdating niya, diretso shoot from the airport. So only person na mahal yung ginagawa niya would do that. Yeah. Kaya siguro naging madali para kay Derek. Julia. Ako, I believe it's a two-way thing. Unang-una, Jay is such a good energy to have around. So kumukuha lang din ako ng good energy from him. And it's a two-way thing because maybe to be comfortable with each other, dapat open kayo parehas na makabuild kayo ng good friendship, because that's a good foundation to anything that you're gonna do. So, but feeling ko, we were both open to have that friendship, and then I learned to trust him also. Habang nandun kami sa Japan, so marami na rin akong na-share sa kanya na, you know, some things na hindi madali sa, na i-share ko sa ibang tao. So nagkaroon ako ng trust, tapos nagkaroon pa, na-gain the friend pa. So parang naging madali yung lahat, naging komportable, naging light, and it's everybody, from the director, from the staff, from the crew, from the production. Good energy, everyone was so light to work with, and I can't agree with wala akong naramdaman na nahirapan yung team sa Japan, because nagtulungan talaga. There was teamwork, because teamwork makes the dream work. Hey, teamwork kami natin, right? We'll be right back.